Ipapakita ko po sa inyo yung pagkabit ng RG45 female connector sa Cat 6. Ito po ang RG45 female connector ay ginagamit sa mga Ethernet switch, sa mga patch panel papuntang Ethernet switch. Ngayon din, ito yung makikita mo na mga nakakabit o nasa loob ng sa mga building o kaya bahay na mga RG45 Ethernet outlet. Ito yun siya. Ito yun siya nilalagay dun. Ngayon, para makapaglagay ka nito, natural, babalatan mo yung Cat 6 mo, i-open natin yung mga aluminum shielded na nagpo-protection sa pair, sa pares. Ganun din, ang parang nagkabit din tayo ng RG45. Itong pagkabit ng female connector ay dapat na meron tayong sinusunod. Yung dapat pareho. Kasi dalawang klase, mayroong tayong connection na T568A kung tawagin, at saka T568B. Pero tayo dito mostly sa Asia, Middle East lahat sa Asia, at saka ang ginagamit natin yung B block or B side. Ito yung kasi kung magkakamali ay hindi magkoconnect, hindi magpapangita. Ang T568A kasi ang ginagamit itong connection na to sa mga European countries, mga Pacific countries, ganun din sa Amerika, pero sa government lang, mostly government lang ng Amerika. Yun ang A ang ginagamit nila. Pero sa normal, mga building, bahay, ganun din, yung B block din ang ginagamit nila. So, mayroon sinusunod na color coding kasi. So, ngayon, halimbawa, ito na, ikakabit natin siya, dapat masunod natin ang tamang kulay sa letter B, B block. Kasi kung hindi, hindi magpapangita yung both ends. So, magkakamali. Kumbaga, hindi magagamit. Kaya ganun lang. Ngayon, siguraduhin mong okay at makikiklip. Ito, gagamit tayo para paraan lang ito, Pinoy style, kasi dapat ito may crimper yung ganitong. Itong ginagamit namin na ay hindi pwedeng reversible. Kaya kung makita mo, di ba, binabaliktad ko, hindi siya pwedeng may kabit. Ngayon, wala tayong crimping. Crimping tool supposed to be ang gagamitin. So, alam mo naman Pinoy, may idea tayo Pwede mong gamitan ng plier. Pwede nga kasi kung wala bang crimping tool, hindi na tayo makagawa. Mautak twits, noipi tayo Kaya simple lang, gamitan natin ng, ng utak. Ayan, babalik na rin na paraparaan lang yan. Pero probin na yan. Ngayon, mamaya, makita nyo, titest natin na tama ang pagkikrimp. Connected, walang open, walang short. Pag na-test na natin pagkatapos nito. Normally, dapat sa kabilang side nito, supposed to be, ito yung manggagaling sa mga supply. Halimbawa, galing sa building o galing sa loob ng mga wall outlet natin. Ito yung out niya papuntang RG45 socket. So, in this case, dahil walang ganun siyempre, dahil magtitest tayo, lalagyan natin ang dulo ng kabilang side ng RG45 para tayo ay makagawa ng pagtitest mamaya, dahil titingnan natin kung magpapangita, kung okay ba, kung palpak ba ang gawa, dahil makikita, mag-i-indicate dun mamaya sa fault cable tester sa ating gagamitin na no pansukat, yung cable scanner, ay makikita natin mamaya kung may mali. Ganon din kung may mali ang pagkabit ng RG45, magkakamali rin. Ito, ang ginagamit kasi rito, mayroong wire guide, yung kung tinatawagin na holder. Sa yung pag hindi mo may ilagay niyan, hindi mo ilagay ng maayos ang RG45. So, kung mapapansin mo mahigpit, dapat masure. Pero at least yan, maganda talaga pag isinasalpak mo yung RG45. Tapos siguraduhin mo lang na makikita mo yung
ends ng copper doon sa dulo, kaya sinisilip ko. Pag na-crimp na natin, ayan po, sure ball na yan. Tapos may lock lang siya para support sa RD45 na hindi basta-basta mahugot. Protection. Ayan po. Ngayon, titestingin na natin para malaman natin kung palpak ba o okay ang ating pag-install. Makikita natin yung link ng cable. Ayan. From 1, 2, 3, 6, 4, 5, and 7, 8 na connection. So, it's okay. Pag sinalpak natin yung kabila at palpak, mag-i-indicate dito. Makikita natin ang mali. Yan, dyan, dito sa female connector. Pag sinalpak natin ang mali ang connection, mag-i-indicate dun siya ng short o kaya twisted. Kung okay, magkukontinuous lang ang link niya. Bibigay niya yung tamang link kung gaano kahaba. Ayan po, magkano pumatak yan. Bali, nasa 8.6 meter lahat. Dulong-dulo. So, para patunayan natin na okay lahat, ilagay natin yung wire map adapter on the both ends sa kabilang dulo para patunay na nagkikita ang 1-1, 2-2, 3-3, 6-6, 4-5, and 7-8. Ayan po, walang short, di ba? So, ganun lang po para patunay. Makikita natin, magbiblink yan siya pag may mali.